may isa akong tanong, Lay. Kasi sige lang. Nung na-interview namin si Isol, sabi niya yung first impression niya kay Justin Brownlee, hindi ganun kaganda. Yung first day of practice niya, parang may duda siya na, teka, hindi yata magtatagal tong import na to sa Ginebra. So, ikaw, ano yung first impression mo kay Brownlee? Totoo yun. Lahat kami nag-usap-usap. Sabi namin, ako, kailangan na yata natin isang layong bahay natin muna. Hindi na ganun eh. Imbis na pwede ka na mangutang in advance, magsaksang ila ka. May ganung inside joke yun. Inside joke sa team yun. Pagkano. But, kasi, pagdating kasi ni Justin, kasi accident talaga kasi. Accidente lang talaga. Napilayan lang si Paul Harris, di ba? Paul Harris. Oo. Alam niyo kung saan nakuha si Justin ba? Alam niyo ba yung story kung saan siya talaga na kung paano siya na-contact? Hmm. Ano daw, kinuha yung genetics ni Kobe daw, di ba? Jordan eh. Ano siya, pang-apat na choice namin siya. Although nakita na siya ni Coach Tim, I think 2 years prior or 1 year prior to, you know. Pero pang-apat na choice yata namin siya. Pangatlo, pang-apat. So hindi na available yung pangalawa, pangatlo. Oh, okay. Naglalakad siya sa Vegas, tinawagan siya. Oh, ganun from Vegas, ganun ka basic. Oh, from Vegas, umuwi siya. Wala siyang dala. pumunta siya sa Pilipinas. Yeah. Wala siyang dala. Wala. Ah, so, ganun okay. Ang istorya, no? Kaya pagdating, nangyato, wala man lang rubber shoes. tapos wala sa kondisyon. As in, hindi makatapos ng practice. Kasi wala ka sa kondisyon eh. Hindi mo naman alam na tatawagan ka ng ganun eh. Diba? Siyempre, as an import, waiting for a call, once you have an opportunity, and the funny thing about that is, I think, if I'm not mistaken, tinawagan si Justin, tinanong ni Coach Tim si Paul Harris. Magkaibigan pala yung dalawa. Hindi ko alam magka-schoolmate ba or same ang pinaglaruan nila ng high school or college. Okay. Or parang ganun. So sabi niya, yeah, he's a great guy, he's a good guy, he's good, everything. So ang pumalit kay Paul Harris, kaibigan ni Justin, na nakwentuhan na niya before about Philippines. So nag-uusap na siya talaga before. Hindi mo kalahing perfect na perfect si Brownlee sa PBA. Dominante, pero, grabe. No? Pero tsinaga ni Coach Tim din yun. At saka ang tsaga rin ni Justin. Sobrang tsaga nun. Ang alam niya na, grabe yun, nagka-crumbs yung buong katawan. Hanggang dito na yata sa ulo, nagka-crumbs yung pag-uwi dito. Kasi wala sa kondisyon. Tapos ang init. Summer yun eh. Hindi makababa ng CCF. Sa CCF practice yun eh. So, sobrang pagod, hindi makababa? So, wala, hindi siya makababa kahit may elevator. Kaya naman pala ganun yung kwento ni Sol sa atin, ano? Hindi niya akalain. Grabe. Hindi niya akalain. Ganun yun. Pero tinan mo naman, grabe. Kailan kapag, nag-turn yung opinion mo sa kanya, LA? Kailan mo na-realize na, teka, iba tong import na nakuha namin? Siguro mga after 5 games, nakapag-adjust na siya. Nakapaglaro pa yata kami ng out of town game na talagang hirap na hirap siya. So nung naka-adjust na siya, tapos nag-extra work siya, as in 24/7 may nakatutok sa kanya, sa na trainer, tsinaga talaga siya. Eh, si Coach Tim is not a type of import coach na magpapalit ng import eh, unless talagang injured na siya. Very, you know, lumabas yung pagka-relax niya, tapos ang bait. So Wala kang masabi. Actually, yung pagiging walang ka-ere-ere ng tao, napakalaking bagay sa inyo nun. Sa akin, New Year yan eh. dito na New Year sa bayan eh. Tuntuwa siya, nakakita ng fireworks eh. Never saw fireworks. Parang bata eh. Nakakatawa eh.